lalaki ang walang takot na sumisisid sa kahabaan ng ilog Pasig. Ang dahilan niya, maitawid ang kumakalam na tiyan ng pamilya at makaahon sa nakakalunod niyang mga utang. Wala daw siyang uurungan kahit pamalagay sa peligro ang buhay. Samahan na natin ang maaksyon at mapanganib na pakikipagsapalaran ng Aquaman ng Ilog Pasig. Uy, sa palaral lang yung ginawa ko na to dahil walang trabaho, walang permanenteng trabaho. Pero nasanay naman at napabantayan pa rin akong nasa itaas. Ilog ang kanyang sandalan. Ang pagsisid sa tubig ang kanyang kabuhayan. Siya si Nancito Moreno, ang mangangalakal ng ilog at tinaguri ang Aquaman ng Ilog Pasig. Ako po si Nancito Moreno, na isa pong mangangalakal dito sa Ilog Pasig at naglilinis din ng mga basurang inaagos. Siyam na taon noon si Sito nang isama siya ng kanyang tatay mula Tanay Rizal, Pamaynila. Sa pier nagtatrabaho ang kanyang ama. Panglima sa 12 magkakapatid at sa mura niyang edad, tanggap niya na sila'y mahirap. Dumating na yung punto na sobrang hirap na. Yung ilan din po yung kapatid ko rin na may pamilya na. Ayoko rin din manumasa rin sa, alam ko, kahirapan din. Meron din akong, hanggang sa nasilayan ko sa mga tao na nangangalakal. Sinubukan ko na rin po kahit paano kumikita. Imbis na tapusin ang pag-aaral, si Sito mas piniling mamasura sa gilid ng ilog para makatulong sa gastusin sa bahay. Kapag maganda ang kanyang kita sa pangangalakal ng mga plastic at bote, nakakapag-uwi siya ng 1 kilong bigas. Gugulat pong tatay ko bakit na may bigas na ako sa bahay. Kahit paano nakakabila ako 1 kilo. Yung nga lang hindi pa sapat dahil sa ulam lang ho. Pag pamalingki, hindi na ho talaga nasasapat. Hindi na kontento si Sito sa pangangalakal. Kaya nang makilala niya ang tinatawag nilang si Master Bong, ang nooy pinakamagaling na maninisid ng basura sa parola, hindi siya nagdalawang isip na magpaturo kung paano dumiskarte sa maruming tubig. Kasi meron pong mga mas nauna sa akin na nisid dito hanggang sa na sinama ako mag-alalay-alalay, mawak-awak ng mga tali. Hanggang sa natuto na rin po ako sumabay-sabay. Nang magretiro si Master Bong sa paninisid, si Sito na ang humalili sa kanyang trono. 300 hanggang 500 piso kada araw nga naman ang kinikita niya sa maghapong pagbababad sa nooy maruming Ilog Pasig. Iniipon ko pa yun bago ako kumita. Iniipon ko ng 3 araw. Tapos kapag naibenta ko na, sabay bumababa uli ako para mag-ipon ulit panibago. Makalipas ang mahigit 20 taon, paninisid pa rin ang ikinabubuhay ni Sito. Gamit ang boya o bangkang gawa sa styro at kahoy. Na-master na nga daw niya ang pangangalakal sa ilalim ng tubig at nabansagang Aquaman ng Ilog Pasig. Ang ibang superhero, mayroon ding leading lady si Sito. Nakilala niya si Jessica na may 4 na anak sa unang asawa. Tinanggap ni Sito ang kalagayan ni Jessica. Sila'y nagpakasal. Malaking pasasalamat ko rin po sa kanya kasi tinanggap naman po niya akong buo kahit may mga anak ako. Kasi sabi ko naman po sa kanya, pag mahal mo ako, mas mahal mo yung mga anak ko. Mas higit ang susukuli ko sa'yo. Dahil sa lumalaking pamilya ni Sito, umi-extra-extra rin siya bilang karpintero. Meron naman po kumukuha sa akin tao, extra-extra, para makapagtrabaho ko. Isa tumatagal din naman po ng 3 linggo. Yun po, pasalamat na po sa Diyos yun. Alam ni Sito ang peligro ng pagsisisid at pamamasura sa maruming tubig.
Aminado siya na madalas siyang nagkakasakit. Sa katunayan, may mga sugat ang kanyang balat na nakuha niya sa kanyang trabaho. Matindi pa sa ubo, lagnat, lalo kung malamig ang panahon, tapos sabay pa ng mga bagyo-bagyo na, no. Ito nga po, yung mga kagaya po ng mga ano ko, yan, di ko maiwasan ho yan dahil sa mga ganyan po na ano, Makati. Una sa lahat, ang pinaka-common na sakit na pwedeng makuha ay ang acute gastroenteritis or pagtatae, salmonella infection, hepatitis A infection, leptospirosis, mga sakit sa balat na katulad ng contact dermatitis or irritant dermatitis na nagkukos ng pangangati at rashes sa balat. Sa kahirapan ng buhay, tulad na rin ang kanyang hindi natapos na pag-aaral, matyagang nilangoy ni Sito ang kapalaran. Masuportahan lang ang kanyang pamilya. Pinangtayo ng maliit na tindahan. Crispy ulo ng manok, isaw, turon at maruya ang kanilang itinitinda. Pero hindi pa rin ito sapat. Nangutang ng nangutang si Sito hanggang siya'y halos malunod na dito. Mayroon naman po kasi yung talaga. Lalo kung hindi naman po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Patong-patong na problema ang naranasan ni Aquaman. Dumagdag pa ng maaksidente ang pangalawang anak ni Jessica. Nabaldado ang anak nila matapos mabundol. Ang masakit pa, tinakbuhan sila ng nakasagasang motorista. Nahawa lang ako sa asawa ko. Asawa ko, nahawa kasi yung tumataguyod sa amin. Lalo sa mga anak niya. Makakaahon pa kaya sa masalimuot na buhay si Aquaman? Tuluyan bang malulunod sa pagkakautang si Sito ang pagpapatuloy ng kanyang masalimuot na kwento sa pagbabalik ng Rated Corina? In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Si Aquaman ng Ilog Pasig, marangal na mangangalakal at masipag na padre de pamilya. Dahil sa sunod-sunod na problemang dumating sa kanilang pamilya, mas doble kayod pa si Sito sa paninisid sa umaga at pagluluto ng kanilang paninda sa tanghali. Yun nga na pag-isipan po namin ng asawa ko na ano, para di na ako gumastos ng bibili ng pagkain sa labas, mga lutong pagkain. Yun na pag-isipan po namin na magtinda na rin din po ng kakanin para katopano. Doon na rin kami kukuha ng maraming pagkain at meron ding naitatabik at papaano. Saka meron pang hulog-hulog sa araw-araw. Maswerte si Sito na hindi siya pinagbabawalang mangalakal sa ilog.
Hinahayaan na lang sila ng lokal na pamahalaan. Hindi naman daw kasi sagabal sa mga barko at bangka ang katulad ni Aquaman na maninisit ng basura. Ay, hindi namin pinagbawalan. Kasi hanap buhay nila yan. Minsan, binawalan namin yan. Anong kakainin ng pamilya nila? Kaya pinabayaan lang namin. Hindi naman sila nakasagabal sa amin. Aminado si Sito na nahihirapan siya na makakuha ng ibang trabaho dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya may kaunti siyang panawagan. Isa na po sa mabigyan po ako ng trabaho. Yun lang po. Kahit ano naman trabaho, laban po ako. Inilapit namin si Sito sa Department of Human Settlement and Urban Development sa pangunguna ni DHSUD Secretary Jerry Acuzar para matulungan si Sito sa kanyang kalagayan. So, pagka nagkaroon ng commercial development, not only for construction, after the construction, magkakaroon na ng trabaho. Restaurant, shops, everything. So, tuloy-tuloy na yung trabaho. Malaki ang pasasalamat ng mga anak ni Jessica kay Sito dahil kahit sila'y kapos, hindi napapabayaan ni Sito ang kanyang responsibilidad bilang ama ng tahanan. Thank you po kasi po inano niya po kami, tinanggap niya po kami ng buo. Kahit si mama po may anak na po na apa, tinanggap niya pa rin po kami. Ituturing na makabagong superhero ang tulad ni Sito dahil malaki ang ambag niya sa paglilinis ng Ilog Pasig. Bayani rin siya sa kanyang pamilya. Kahanga-hanga ang kanyang determinasyon sa kabila ng hirap, patuloy na lumalaban at nagsisikap. May katangi ang dapat ipagmalaki at kapulutan ng inspirasyon. Nandiyan po yung pera sa basura. Hanggat sa wala pa akong magandang trabaho, patuloy pa akong maninisid ng bakal sa ilalim at patuloy pa rin akong magiging si Aquaman. Pero sana huwag yung gagayain kahit anong tindi ng hirap dahil ito delikadong hanap buhay. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.